Nagpahayag ng pagkadismaya ang kampo nang umanay tumayong middleman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo matapos na hindi payagan ng otoridad na makalapit ang legal counsel nito. Si Renante Orseo na dating Justice Undersecretary ang tumatayong legal counsel ng umanay middleman sa pagpaslang sa naturang gubernador at sa walong iba pa. Sa isang pahayag, sinabi nito na personal siya nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang kausapin sana ang kanyang kliyente ngunit nabigo ito. Ang umanoy middleman ay nasa tanggapan ng NBI upang sumailalim aniya sa sikretong proseso. Matapos mabigong makausap ang kanyang kliyente ay kagad naman ito nagpahayag na maghahanap ito ng legal na paraan sa naturang issue. Hanggang sa ngayon ay nananatiling tukumpari ng bibig ng NBI at hindi pa rin ito nagpakaliwanag tungkol sa umunoy pagharang ito sa abogado ng umanoy middleman. Umaalala naglabas rin ng hinaing ang mga abogado ni Tevez na nakaranas umano ng psychological harassment or torture ang mga nahuling suspect sa pagpatay kay Digamo na nasa kusundiyan ng mga otoridad. Pinipilit umano ng mga ito na itiin sa kaso si suspended Negros Oriental 3rd District Arnulfo Tevez Jr. at kung hindi nila aniya ituturo ang mababatas ay kakasuhan ito ng patong-patong na kaso. Tingnan natin. Yun yung mga taong yun, alam nyo, nagkakaroon ng pattern eh. Sa bayawan nangyayari yung raid, bakit dinadala sa Maynila? Una-una nakakataka yun, ano? Number two, bakit pinabiyahe? Katulad ng kliyente ni Atty. Melia, nung nagreklamo na kami dun sa aming impromptu press call sa DOJ na merong pressure, pinipressure sila ituro si Congressman Tevez, ay biglang binyahe ng Cebu. Nilayo sa abogado, then binalik sa bayawan. Which in fact, dapat hindi naman talaga sila inalize doon in the first place. Kaugnay nito ay siniguro naman Department of Interior Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na malapit na muli lang mahuli ang mastermind sa kanimbal-gimbal na pamaslang kasunod ng dalawang matagumpay na operasyon kung saan nakalap ng mga otoridad ang importanteng detalye at ebidensya. Kabilang sa mga nakalap na ebidensya ay mga baril, granada, pati na ang malitrato ng pamilya ng pinaslang si Digamo at ang sketch plan isang gusali na pininiwala ang ginamit bilang kasabwar. Ayon kay Abalos, malapit na nilang mahubaran ang larawan ng taong nasa likod ng pagpatay sa gobernador. Pinaalalaan rin ng kalihim ang mga natitira pang suspect na sumuko na sa mga otoridad. Ang kapal ng mukha niya, very thick face. Alam niyo, kaya nga, mahihirapan akong mag-explain one by one sa inyo. But ako, sasabihin ko lang talaga, ang kapal ng mukha niya, very thick face. If we will have the Senate investigation, you will understand why I say na talagang mali yan eh. Hindi totoo yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, biktima din kami katulad ng mga Digamo. No. Hindi po siya biktima. Timing lang siguro talaga na mabibisto na siya ngayon. Oo, hindi. Kaya help me get through with that Senate investigation. At magkita tayo ulit at sabihin niyo ulit sa akin, oo nga pala, Mayor, tama ka. Kasi, ba't naman ako magsisinungaling dito? What can I gain from it? Wala naman akong makukuha dyan eh. Kinapalan ko lang yung mukha ko, humarap ako sa inyo, dahil kailangan ko talaga ng tulong niyo. We have to push for this. Because the soonest na mangyayari ito, talagang may mangyayari talaga sa hustisya ng asawa ko, ng 8 others, and ng more or less 20 to 30 people who lost their loved ones because of these people. Mayor, may message po ba kayo sa mga kababayan natin na nakikisimpatsya din kay Congressman Tevez? For whatever reason na nakisimpatiya kayo, I know for sure that majority of Negros Oriental believes in the governor and believe that we are telling the truth. Ang laki ng ginastos ng mga yan nung eleksyon, ha? Yung husband ko, ako, sus, ginoo ko, pilar in town. Pamliti ra. Ano yung pamliti? Pamasahi lang ang kaya nun. But he won. Ba't kailangan nilang maglagay ng Ruel, R-U-E-L, Digamo, kung kaya nila yung husband ko? My husband won because he's truly loved by the people. Kasi pag binabanatan yung asawa ko, naku, harmless creature. Hindi nangangano. Pero sa kanila, wala talagang babanat dyan sa kanila. Ako lang siguro yung nakakaaway talaga nila na sumasagot din talaga sa kanila. Kasi nagagalit din ako sa mga nila, style nila. Kaya nilang magbayad. Baka nga, paglabas natin dito, may mga offer na kayo. Ako, tawagan yung vlogger na yan, tawagan yung newscaster na ito. Huwag naman sana. I hope you value your role in the society. Kasi habang nire-report natin yung tama, nakakatulong tayo. Parang natin ba na, we are part of the world solution. We are not the problem. But if you start to create a story na magiging bahagi ka ng problema rather than solution, isang araw haharap tayo lahat sa Diyos. Mananagot tayo. Mayora,
Tingin niyo po ba ano may ganun po kaya po niyang magbayad? Oy, sir. Ng mga vloggers, ng mga inyo po meron po. Meron akong parang meron bang vlogger na Bayad Bay ang pangalan ba 'yun? Bayad. Bayad Bay ba 'yun? Bayad Bay, ay Banat Bay, hindi ko siya kilala. Bayad Bay po talaga tawag. Yun yung nababasa ko eh, parang Bayad Bay yata 'yun. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Merivillas on Facebook. Cellphone number 09086553757.